Now I understand why your mom calls you a fighter. A naughty fighter. Paano ko nga ba makalimutan ang mga mapangtuksong linya niya bago niya ako tuluyang inangkin? Pero isa siyang bawal na saging na napakasarap lunukin. Off limits, ika nga. Hindi lang dahil best friend siya ng daddy ko, kundi ama siya ng secret babies ko. Alam kong hindi dapat mangyari ang mainit na gabi ngayon. Pero tapos na. Nangyari na. At alam kong isa iyong malaking iskandalo kung nagkataong nalaman ang lahat. Kaya lumayo ako. Tinakbuhan ko ang mundo na hindi nag-iwan ng kung anumang salita. Akala ko'y natakasan ko ng nakaraan. Ngunit sadyang matindi gumalaw ang tadhana. Muli kaming nagkita ng lalaking pinagpantasyahan ko buong buhay. Sa pagtama ng aming mga mata muli, hindi ko inakala ang mga salitang binitawan niya. Dapat ko bang ipaalam na nagbunga ang gabing minsan naming napagsaluhan? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang unang kabanata. Tahimik lamang na nakaupo si Neri sa isang gilid. Habang ang mga tao ay nagkakasiyahan sa reception ng kasal ng kanyang mommy sa bagong asawa nito. Pinanood niya lamang ang kanyang mommy at ang kanyang Tito Falcon na maituturing niya bilang kanyang stepfather ngayon na magkayakap at nagsasayaw sa gitna. Kitang-kita ni Neri na napakasaya ng kanyang mommy habang hawak-hawak ito sa bewang ng kanyang Tito Falcon at sabay silang sumasayaw sa romantic music na tumutugtog sa venue. At habang pinapanood niya ang kanyang mommy, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kirot sa kanyang puso. Kanina pa lamang sa simbahan ay pansin na pansin na ni Neri na sobrang saya talaga ng kanyang mommy at tila ba ito ang pinakamaligayang araw nito. Kailanman ay hindi niya pa nakita ang kanyang mommy na ganito ka-blooming at kasaya, lalo na sa piling ng kanyang tunay na ama na matagal nang wala sa kanilang piling. Natawa na lamang si Neri dahil sa mga puntong ito ay tila ba namimiss niya ng sobra ang kanyang daddy. Iniisip niya kung ano kayang kahahantungan ng kanilang buhay kung hindi ito namatay at kung hindi ikinasal sa iba at bagong asawa ang kanyang mommy ngayon. Maya-maya lamang ay natigil na sa pagsasayaw ang bagong kasal at nag-iba na rin ang tugtog. Mas naging party song na ito. Kaya naman halos lahat ng mga bisita ay nagsitayuan upang sumayaw. Neri, sure ka ayaw mong sumayaw? Tanong ng kaibigan ni Neri na si Juliet na isinaman niya rito sa kasal ng kanyang mommy. Umiling si Neri. Wala namang dapat ipagsayaw. O siya, sige, kukuha lang uli ako ng pagkain doon sa buffet ah. Sayang naman kasi, susulitin ko na. Bahagya namang natuwa si Neri. Girl, just go! Kainin mo lahat ng gusto mo. Sagot naman ito sa kanyang kaibigan na natatawa ring tumayo at dumiretso sa buffet table upang kumuha ng mga pagkain. Neri, ano ba yan? Bakit wala kang kagana-gana? Tumayo ka nga riyan at ipakita mo naman na nag-e-enjoy ka kahit kaunti. Nakakahiya sa mga bisita, oh. Pagsita ng mami ni Neri sa kanya na makalapit ito sa anak. Napairap na lamang si Neri nang sawayan siya ng kanyang mommy. Sa katunayan, kailanman ay hindi talaga siya naging close na to. Normal lamang ang kanilang relasyon at hindi sila katulad ng iba ng mga mag-ina na talagang maganda ang samahan. At saka ano ba yung kaibigan mo? Kanina papabalik-balik sa buffet table. Napakasiba. Hindi na nga elegante kung kumilos, mukha pang patay gutom kung sino-sino na lang kasi yung pinagkakaibigan mo riyan eh. At in-invite mo pa sa wedding ko. Ano na lang sasabihin ng mga bisita? Ng family ni Falcon? Halos umikot ang mata ni Neri sa mga pinagsasasabi ng kanyang mommy. Kaya naman hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at sinagot niya na ito. Mom, can you like shut up and just focus on your wedding? I brought Juliet here with me because she's my friend. The only one who understands me at ang tanging support system ko. So go, dance, and be cheesy with your new husband. Just leave me alone.
Tumaas naman ang kilay ng mami ni Neri sa kanya. Young lady, hindi ko nagugustuhan ang tabas ng dila mo, ha? I'm just saying that you should choose your friends wisely. Baka mamaya ipiniperahan ka lang yan. Hindi na lamang umimik si Neri kesa makipagtalo pa ng tuluyan sa kanyang mommy na tiyak ay hindi-hindi naman siya maiintindihan. Nais kasi nito na puro mayayaman lamang ang kinakaibigan ni Neri, bagay na ayaw naman niyang gawin. Neri, let's go girl, let's party! Congrats on marrying our dad, Tita Daisy! Wika ni Trina, isa sa mga anak ng Tito Falcon ni Neri. Kasama nito si Liz na siyang mga maituturing niya na ngayon bilang kanyang mga stepsisters. Kilala naman na ni Neri ang mga babaeng ito dahil iisa lang sila ng university na pinapasukan noong kolehiyo. Ngayon lang naman sila nagkahiwalay ng landas at dahil kakagraduate lamang nila. Pero dahil iisa ang kanilang pamilya ngayon, mukhang kailangan na namang pakibagayan ni Neri ang mga ito. Kung tutuusin, mabait naman ang mga ito. Sadyang may pagka-spoiled brats lamang kung minsan dahil nga lumaki sa mayamang pamilya. Pinanlakihan ni Neri ng mata ang kanyang mommy na para bang nagsasabi rito na tumayo na sa kinauupuan at makiparty sa kanyang mga stepsisters. Napairap na lamang si Neri at wala nang nagawa kundi magkunwari at magpanggap na nasisiyahan siya sa kasal ng kanyang mommy. Inabutan si Neri ng inumin ni Liz at siya ka nagwika rito. Cheers to our new family! Let's go, girl! Pag-cheer pa nito, sabay hila kay Neri patungo sa dance floor. Kahit nasa gitna ng dance floor, ay hindi pa rin gumagalaw si Neri. Hinayaan na lamang niya na sumayaw at magsaya ang kanyang mga stepsisters, habang pinapanalangin na sana'y matapos na ang gabing iyon, at nang makauwi na siya at makapagpahinga na. Habang nagsasayawan, ay biglang napatigil si Trina. Are you okay? Tanong ni Neri dito. Ngumuso si Trina at saka itinuro ang lalaki na nakasandal sa bar habang umiinom ito ng whiskey. That guy is hot. Like, hot. Napalingon naman si Neri doon at halos matawa na lamang siya nang mapagtantong ang tinutukoy ni Trina na lalaki ay ang kaibigan ng kanyang tunay na ama. Yeah, he is hot. Hot and cute. I think we should hit on him. Dagdag naman ni Liz sa kanyang kapatid. Kumunot ang noon ni Neri. Cute? I don't know about you guys, but that guy is pretty old. Best friend din ng daddy ko. As far as I know, halos dobleng edad niyan sa atin. O yan, no naman ngayon. Adults na rin naman na tayo. And it's not like this is illegal. Tsaka ang cute-cute oh. Tsaka okay na rin yung older guys ha. Nakakasawa na kayo yung mga guys na ka-age lang natin. Sagot naman ni Tina na ikinatangu naman ang kapatid. Yeah right. It's time for a change. Kaya tara na. Let's be friends with him. Umiling si Neri. Kayo na lang. I'm good here. Sabi naman ni Neri at tsaka umupong muli sa mesa. Nagkibit-balikat ang dalawa sa kanya. Well, if that's what you want. Sige na, we'll shoot our shot. Napailing na lamang si Neri sa inasta ng kanyang mga stepsisters. Animo'y desperadang-desperadang mga ito na may mag-uwing lalaki sa kanila ngayong gabi. Handa silang patulan kahit higit na mas matanda ang mga ito sa kanila. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Neri na titigilan mula sa malayo ang kaibigan ng kanyang ama. Si Don, na talaga namang ubod ng gwapo at mayaman din. Hindi naman niya ikakatuwa na maski siya ay may interest dito. Bata pa lamang siya, sa tuwing nakikita niya itong kasama ng kanyang ama, ay hinahangaan niya na ito. 14 na taon ang tanda nito sa kanya, habang 10 taon naman itong mas bata pa sa kanyang daddy. Noon pa man ay si Don ang siyang nagsisilbing standard ni Neri sa lalaki at pag-ibig. Sa tuwing nakikita niya ito noon, iniisip niya na ito ang nais niyang mapangasawa kapag siya'y tumanda na. Sa katunayan, ngayon na nga lamang niya muling nakita si Don. At halos matawa na lamang si Neri nang mapagtanto na wala pa rin pinagbago ito. Napakagwapo pa rin ito
at tila nga mas lalo pang gumagwapo at kumikisig sa paglipas ng panahon. Nang makalapit si Trina at Liz kay Dawn ay sandali nang nagbulungan ang mga ito kung papaano nila ito kakausapin. Tumabi ang mga ito sa magkabilang direksyon ni Dawn. Hey! Panimulang bati ni Trina. Mukhang alone ka. Dagdag naman ni Liz. Tinignan lamang sila ni Dawn at saka itinuon ang atensyon sa whiskey na iniinom. Halos mapailing na lamang ito ng mapagtanto na sinusubukan siyang landiin ng mga dalaga na mukhang kakagraduate lang ng kolehiyo. I'm Trina and she's Liz, my sister. And I'm not interested. Malamig na wika ni Dawn, sabay alis at iwan sa dalawang babae na hindi makapaniwala na nagawa silang dedmahin ang napakayaman at napakagwapong bachelor na iyon. Samantala, halos matawa na ng sobra si Neri sa kanyang kinauupuan habang pinanood ang mga nangyayari sa bar. Oh, diba? Nahumble kayo? Pailing-iling na wika ni Neri. Alam naman kasi niya na talagang tahimik at suplado din si Dawn. Hindi niya na iyon sinabi pa sa kanyang mga stepsisters para naman matauhan ang mga ito. At dahil mukhang mahaba-haba pa ang gabi, tinawag na ni Neri ang atensyon ni Juliet at saka ito ni Yayang lumabas na ng venue upang lumabas. Bakit pa kasi ayaw mo magsayaw at mag-enjoy? Nakita mo naman na bagong kasalang mami mo. Mukhang gusto naman niya na magstay ka roon. Wika ni Juliet sa kanyang kaibigan. Nagsisimula na silang maglakad papalabas. Pero bago iyon, ay nagpunta muna sila sa CR upang bahagyang mag-retouch. Nakaharap si Juliet sa salamin habang naglalagay ng lipstick sa kanyang labi. Habang si Neri naman ay napasandal na lamang doon. Alam mo namang hindi magandang relationship namin ni Mami, diba? At saka isa pa, tama na yung mga nag-i-enjoy sa kasal niya yung mga mayayaman niyang bisita. Pagod na ako makipagsosyalan sa mga yun. Niwala nga akong kilala sa mga yun. Naiinis na sagot naman ni Neri. Pero in fairness sa Mami mo ah, mukhang blooming na blooming at ang saya-saya sa kasal. At saka ganito pala sa mga party ng mga mayayaman, ano? Napakaraming pagkain. At hindi ko pa nga mabigkas-bigkas yung iba roon. Samantalang sa amin, napakasimple lang ng handaan. Kapag may lechon ka, ibig sabihin may budget ka. Natawa naman si Neri sa sinabi ni Juliet na first time lamang umattend sa ganitong klaseng party. Uy, pero seryoso ako ah. Thank you at inimbita mo ako rito. Pero sigurado ka ba na hindi tayo hahanapin ang mami mo? Siyempre, para saan pa at friend kita. Pero si mami, baka nga wala pang pakialam yun kapag umalis tayo eh. Sagot ni Juliet sabay harap sa salamin. Do you know what we should do? Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan na para bang nagkaintindihan kaagad. Meron kasing underground club ang hotel na yon kung saan talagang ginaganap ang mga wild parties. Dito pa yun sa hotel na to? Kung oo ay aba, edi tara na. Tara na at magpadilig. Natutuwang sambit ni Juliet. Inayos na nila ang kanilang mga sarili at saka magkaangklang nagpunta sa club. Pagkarating doon ay sumalubong sa kanila ang napakalakas na tugtog ng club. Kaliwat kanan din ang mga nagahalikan na kung sino-sino at talagang umaalingasaw ang amoy ng alak. Pero kung merong pagkakapareho ang mga tao roon, iyon ay lahat sila ay nabibilang din sa mayayamang angkan sa bansa. Sa mga sandaling iyon na nagsasayaw si Neri at Juliet sa dance floor, ay naramdaman ni Neri na para bang malaya siya. Kung tutuusin nga, mas nag-i-enjoy pa siya rito kaysa sa kasal ng kanyang sariling ina. Girl, shot! Wika ni Juliet kay Neri at saka inabot ang isang shot ng tequila rito na agad rin naman itong ininom. Shot dahil graduate na tayo. At shot dahil napakaraming gwapo rito. Natawa na lamang si Neri sa inasal ng kanyang kaibigan. Pero maya-maya lamang ay biglang nag-ibang pakiramdam ni Neri nang maramdaman niyang may lalaking lumapit sa kanya. Hey! Wika nito, sabay alok ng inumin sa kanya. I'm Mark, you are? Pinanliitan nito ng mata ni Neri. I'm not interested. Sagot nito at akmang aalis na sana.
Nahawakan siya ni Mark sa bewang. Hey, don't leave. I'm just trying to be friends with you. Oh, come on. Alam ko rin namang gusto mo ako. Sabi nito, at halata nga nalanguna ito sa alak dahil halos ipuan niya na si Neri. Get your hands off me! Reklamo ni Neri, sabay tabig sa kamay nito. Napangisi naman ang lalaki. Wow, feisty! Exactly my type of girl! Sabi nito, sabay lapit ng mukha sa dalaga. Akmang hahalik sana rito nang may lalaking humarang kay Neri at bahagya itong tinulak papalayo sa kanya. What the? Leave her alone. Laking gulat na lamang ni Neri na makita si Don sa kanyang harapan na tila ba pinoprotektahan siya mula sa lalaking nambabastos sa kanya. At dito nagtatapos ang ating unang kabanata. Ano kayang ginagawa ni Don sa lugar na iyon? Abangan natin kung paano makakahanap ng pag-ibig si Neri sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Alam mo Don, life is too short para hindi mo i-enjoy ang mga bagay. Now that you're back in the flesh, you should meet girls and feel free to date again. Pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalawang kabanata. Dude, huwag ka nung makialam. Besides, an old man like you shouldn't be hanging out in places like this. I was just trying to have a good time with this pretty lady right here. Mayabang na wika ni Mark na siyang nagpintig sa tenga ni Don. Habang nagkakaroon na ng tensyon sa pagitan ni Don at ng lalaking nambastos kay Neri, ay pinanood lamang ni Neri ang dalawang lalaki na mukhang nagkakainita na sa kanyang harap. Pero tila ba hindi na niya alintana ang pambabastos ng lalaki sa kanya dahil nakatingin na lamang siya ngayon kay Don na nasa kanyang harapan. Kilalanin mong binabangga mo, kid. Sinabi na nga ng babae na hindi siya interesado eh. Ipinipilit mo pa? Ganon ka ba ka down bad para hindi mo maintindihan ang salitang consent? Seryosong tugon naman ni Don na siyang halos magpainit sa ulo ni Mark. Wow! You have a filthy mouth. Hiyaw ni Mark at akmang susundukin na sana si Don pero bago pa niya malapitan ito, ay kinuha na ni Don ang kanyang kamay at siya ka pinaikot. Dahilan upang mabalian ito. Napahiyaw na lamang sa sakit si Mark at agad na siyang sinaklulohan ng kanyang mga kaibigan. Huwag masyadong mayabang. Paalala pa ni Don. Dude, tara na. Bulong naman ang mga kasama ni Mark sa kanya. Mukhang natakot naman ang mga ito dahil hindi naman nila inaakalang meron palang laban si Don at malakas pala ito. Umalis na lamang ang mga ito sa club at hindi na rin nagtangkang lumaban pa. Gulat naman si Neri sa mga pangyayari. Gayon din ang kaibigan niya si Juliet na bumulong pa sa tenga ng kaibigan. Napaka-hot naman pala nitong best friend ang daddy mo. Hindi naman makapaniwala si Neri na nagawa iyon ni Don. Pagkatapos ng insidente, ay nilingon na siya nito at saka seryosong nagwika rito. Let's go back to your mom's wedding. Sabi nito, sabay hila sa braso ni Neri. Wala na silang nagawa pa at sumunod na silang dalawa ni Juliet pabalik sa venue ng reception. Thank you. Mahinang sambit ni Neri kay Don na makabalik na sila sa hall. Tumango lamang si Don sa kanya. Medyo natakot na nga si Neri sa nangyari at halos ma-intimidate siya kay Don dahil sa ginawa nito kanina. Kaya naman umiwas na siya rito at hinila na lamang si Juliet palapit sa kanilang kinauupuan. Buti na lang din dumating yung best friend ng daddy mo, no? Kung hindi, naku, baka na paano pa tayo ron. May mga lalaki kasi talagang babastos. Hindi maikalma yung mga sarili eh. Reklamo pa ni Juliet.
Hindi naman umimik si Neri at patuloy na inaalala ang mga nangyayari kanina. Oh, paano ba yan? Mauuna na ako ah. May pasok pa ako mamaya. Hindi naman ako pwedeng malate roon. Wika ni Juliet. Agad namang napaangat ng tingin si Neri. Aalis ka na? Oo. Eh, kaltas pa sa sweldo ko kapag nalate ako. Para na rin makapagpahinga pa ako ng kaunti. Uy, thank you talaga sa pag-imbita mo sa akin dito ah. Nabusog talaga ako ng sobra sis. Osha, see you na lang next time. Paalam ni Juliet, sabay beso kay Neri. At dahil wala nang kaibigan at ayaw namang makihalubilo ni Neri sa mga bisita roon sa reception, nagtungo na lamang siya sa may bar at nag-order ng isang inumin. Pagkatapos ay nagtungo siya sa may dulo ng hall kung saan tanaw niya ang lahat ng mga bisita. Sumandal siya roon at tahimik na lamang na pinanood ang mga taong nagkakasiyahan. Samantala, magtutungo rin sana sa bar si Don upang muling umorder ng baso ng whiskey nang tawagin ng isang lalaki ang kanyang pangalan. Don, what a surprise! Humarap si Don at bahagya lamang itong umiti nang makita si Gary, isa sa mga kaibigan nila ng ama ni Neri. Gary, good to see you! Bati naman ito. Good to see you indeed. It's been, what, years? Nandito ka pala. Para hindi naman yata kita nakita kanina sa simbahan. Hindi naman kasi ako umate ng ceremony. Nagpunta lang ako rito sa reception kasi nakakahiya naman kay Daisy. Tumango si Gary. Oo rin, akalain mo rin ano? Daisy will get married years after Paul died. It's a good thing for her naman. Pero maiba ako. Si Daisy na ikasal na ulit after how many years? Eh ikaw? 2 years na kayong annulled ng ex-wife mo, hindi ba? Wala ka na bang planong ikasal ulit? Don't tell me sa loob ng 2 years na yun ay hindi ka para nakakahanap ng kapalit. Napailing na lamang si Don. Wala naman yun sa isip ko. I don't know. Parang ang hirap lang makahanap ng kapalit. At saka hindi naman ako nagmamadali. I believe someone will come in the right time. Ang sabihin mo, hopeless romantic ka lang. At napaka-cheesy naman nun. Sa tinagal-tagal ng panahon, parang hindi ka pa rin nagbabago ah. Sigurado akong tinatawanan ka ngayon ni Paul mula sa langit. Natatawang sagot ni Gary dahil sa sinabi ng kaibigan. Natawa na rin na lamang si Don. Totoo naman kasi ang kanyang sinabi. Para bang hindi pa siya handang sumugal muli sa isang relasyon at muli magtiwala sa isang babae. Hindi na muna iyon tumakbo sa kanyang isip dahil wala naman siyang planong magka-girlfriend sa mga panahon ngayon. Pero alam mo pare, wala namang masama kung makipag-date ka o ano. Ang daming mga babae riyan. Dito na nga lang sa party, ang dami na eh. Anong age bracket bang gusto mo? Gusto mo ba sa mga sing edad mo o sa mas bata? Biro pa ni Gary na lalo lamang nagpailing kay Don at uminom na lamang ng whiskey. Nagpatuloy pa nga sa pagtuturo ng mga babae si Gary na animoy pinipilit si Don na magkaroon ng interes sa mga ito. Ngayon pa man, hindi maiwasan ni Don ang maalalang muli si Neri. Kasabay ng kanyang paglagok sa kanyang whiskey ay siyang pagtingin din niya kay Neri na nakasandal sa isang gilid. Hindi lubos na maisip ni Don na ang batang nakita niya kung paano lumaki noon ay magiging ganito kaganda at kaseksi ngayon. Galing naman kasi talaga sa Germany si Don at doon na siya nanirahan ng matagal na panahon. Ngayon lamang siya ulit bumalik ng bansa upang dito na manirahang muli. So, for good ka na ba rito? Tanong naman ni Gary kay Don. Aba, marami-rami na rin tayong dapat planuhin sa negosyo. Tumango naman si Don. Yeah, I'll be staying here for good. Masyado na rin akong matagal sa Germany. Nagpunta at nanirahan lang din naman talaga ako roon dahil sa ex-wife ko. There's no other reason for me to stay there anymore. That's what I'm saying. Life is too short para hindi mo i-enjoy ang mga bagay. Now that you're back in the flesh, you should meet girls and feel free to date again. Napailing si Don.
I told you, ang hirap na nga magtiwala ulit. Sagot naman ito. Who says anything about trust? Ang akin lang naman ay kahit mag-enjoy ka lang ng kaunti habang hindi mo pa naiisip na mag-settle down muli. Aba, kailangan magamit mo rin yan. Kawawa yan kapag hindi nabasbasan. Makahulog ang biro ni Gary na siyang nagpatawa na lamang kay Don. Sa katunayan kasi, pinakasalan lang naman ni Don ang dati niyang asawa sa pag-aakalang nabuntis niya ito. Lumipat pa ito ng Germany para dito dahil doong gusto manirahan ng babae. Ang daming ginawang bagay ni Don para dito. Subalit malalaman lamang niya na iba pala ang tatay ng dinadala nito. Na hindi pala siya ang tunay na ama at niloloko lamang siya ng babae. Kaya naman nag-file ng annulment si Don. Matagal-tagal din bago ito ma-finalize. At buhat noon, ay hirap na hirap siyang magtiwala. Sa dinami-rami ng babae, hindi siya sigurado kung handa siyang buksan muli ang kanyang puso at magtiwala sa mga ito. Sa takot na baka muli na naman siyang paglaruan at lokohin ang mga ito. Saglit pang nagkwentuhan si Don at Gary hanggang sa tuluyan na ito magpaalam sa kanya. Nang maiwan si Don ay nakita na lamang niya ang kanyang sarili na naglalakad papalabas ng venue at sumusunod kay Neri na lumalabas mula roon upang magpahangin. Nang makalabas si Neri ay huminga siya ng malalim at saka sandaling pumikit at dinama ang hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Naisipan niyang lumabas dahil masyado na siyang naiingayan sa loob at wala naman kasi talaga siyang nakakausap sa mga iyon. Kung hindi lang talaga siya pagagalitan ng kanyang mommy, ay kanina pa talaga niya gustong umuwi. Gusto na nga lamang sana niyang bumalik sa underground club. Subalit baka kung mapaano lamang siya kapag bumalik pa siya roon. Habang nagpapahangin, ay naramdaman ni Neri na merong tumayo sa kanyang gilid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At nakita niya si Don na nasa kanyang gilid. Nakatayo lamang ito. At saka diretsyong nakatingin sa kanilang harapan. Sinubukan naman ni Neri na pakalmahin ang kanyang sarili. Ngayon niya lamang kasi nakitang muli si Don makalipas ang napakahabang panahon. At hindi naman kasi talaga niya maitatago na crush na nga ito. Kaya naman sandali pa siyang natigilan at nag-ipon pa siya ng lakas bago ito kausapin. Mr. Gray, thank you nga pala ulit sa kanina. Thanks for saving me and my friend. Nahihiyang pasasalamat ni Neri kay Don. Bagya namang natawa si Don. Wala yun, that's no big deal. On the other hand though, bakit naman Mr. Gray pang tawag mo sa akin? Napaka-formal naman noon. Hindi ba that's how everyone calls you? Hindi naman tayo super close for me to call you on a first name basis, so yes, Mr. Gray. Para sa akin, ikaw si Mr. Gray. Inosenteng tanong naman ni Neri. Mr. Gray naman talaga ang tawag niya rito noon pa lamang. Lahat naman kasi talaga ng mga tao ay ito ang tawag sa kanya. Tangi ang mga kapamilya at kaibigan lamang nito ang nakakatawag sa kanya ng Don. Yeah, but you can just call me Don. That's okay. Sabi ni Don. Tumango naman si Neri. Okay, Don, sabi mo eh. Piling sagot ni Neri na siyang nagpatawa sa kanilang dalawa. Maya-maya lamang ay bigla na silang natigilan at napatingin sa isa't isa. Pero agad rin nilang iniwas ang kanilang mga paningin. Napayuko si Neri at napatikhim naman si Don. Sandali silang nabalot ng katahimikan bago iyon putulin ni Don. So how's everything? Balita ko graduate ka na ng college? What are your plans now? I'm thinking of following my dad's footsteps. Papasok ako sa law school. Nakapasa rin naman ako sa entrance examination. That's good. Maganda nga sumunod ka sa yapak ng dad mo. I'm sure he will be proud of you. Napangiti si Neri. I'm doing it for him naman. Ikaw ba, Don? Anong plano mo? Diba galing ka sa Germany? Tumango si Don. Yeah, but I'll be staying here in the Philippines for good. Napatango si Neri dahil hindi niya na alam ang kanyang sasabihin. Muli naman silang nabalot ng katahimikan.
At sa puntong iyon, mas matagal na katahimikan ang nanaig sa pagitan nilang dalawa. Bakit nga pala mag-isa ka lang dito? Is everything okay? Nag-aalalang tanong ni Don bilang pagbabasag sa katahimikan. Huminga ng malalim si Neri. Umalis na kasi yung friend ko eh. Wala naman akong kaklose sa loob. It's too cramped there. Masyado rin maingay. Lahat sila nag-i-enjoy. And why is that an issue? Kaibigan ka ni Daddy, hindi ba? Siguro naman napansin mo na noon pa lang, hindi na talaga ako close kay Mommy. I'm a big daddy's girl. Sa kanya talaga ako mas close. But then he died. And nothing really changed between me and Mom. Well, if I were you, hahayaan ko na lang ang Mommy mo na maging masaya. Besides, I'm sure it's what Paul would have wanted. Na maging masaya muli ang Mommy mo. Matagal din naman niyang minahal at inalagaan ang dad mo. It's about time para makahanap ulit siya ng taong magpapasaya sa kanya. She deserves it. Napayuko si Neri. At dahil sa sinabi ni Don ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. At tila ba maiiyak na siya. Naramdaman ni Don na bumagsak ang mga balikat ni Neri. Kaya agad niya itong hinila papalapit sa kanya at saka niyakap. At hinagod ito sa likod. At doon na nga tuluyang naiyak si Neri. At kasabay noon ay tila ba merong kuryenteng dumaloy sa katawan ng dalaga. At hindi maiwasang makaramdam si Neri ng kaunting saya dahil ngayon niya lamang naramdaman ang ganoong klaseng kaginawaan na matagal niya nang inaasam. At sa ilalim pa iyon ng mga bisig ni Don. Ito na ba ang simula ng pag-usbong ng kanilang pag-iibigan? Maaari nga bang mahulog si Neri sa best friend ng kanyang daddy? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Neri? Shh! I want this done. I want this to happen. Handa na ako. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang ikatlong kabanata. Hindi kalaunan ay naging dikit nga si Don at si Neri. May mga panahong nagkakayayaan pa silang lumabas upang kumain at mamasyal. Bagay na hindi naman pangkaraniwang ginagawa ni Don. Sa katunayan, sa tuwing kasama niya si Neri, kalamitan niyang naaalala ang sinabi ng kanyang kaibigan na si Gary ukol sa muling pagpasok sa relasyon. At sa tingin niya, sa tuwing nagsasama sila ni Neri, ay mukhang nagbabago na ang kanyang isip ukol dito. Magaan ang loob ni Don kay Neri. Pakiramdam kasi niya ay labis niyang nakakasundo ito. At talaga namang ibang pakiramdam ni Don sa tuwing kasama niya ang dalaga. Tila ba hindi na nga nabubuo ang kanyang araw kung hindi niya masisilayan ang mga ngiti nito. Ganoon din naman ang nararamdaman ni Neri. Aminado naman kasi siya na matagal na siyang humahanga kay Don. Pero ngayong nagsasama na sila, kung minsan ay mas lalo lamang umuusbong ang kanyang nararamdaman para dito. Hanggang sa isang araw ay tila ba hindi na nga nakapagpigil si Don at sinubukan niya nang ayain si Neri sa kanyang bahay. Katatapos lamang iabot ni Don sa waiter ang bill habang inuubos naman ni Neri ang wine na kanyang iniinom. Kasalukuyan silang nasa isang fine dining restaurant at kung titingnan, animoy magkasintahang nagdi-date pa nga ang dalawa. So where to next? Tanong ni Neri kay Don at siya katumingin ng diretso sa mga mata nito. Nang tumama nga ang mata ni Neri kay Don ay tila ba pareho silang nakaramdam ng kuryenteng dumaloy sa kanilang mga katawan. At tatagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na nasa kotse ni Don habang inaangkin ang labi ng isa't isa. Halos mapakapit nga si Neri sa pinto ng kotse habang dinadama ang mga halik ni Don sa kanya. Pero hindi kalaunan ay lumayo rin ng kaunti si Neri dahil tila ba kinakapos na siya sa hangin. Bahagyang natawa ang dalaga
habang hawak-hawak ang mukha ni Don. What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Don. Umiling si Neri. Nothing. It's just funny. You, me, in your car, making out? Napangiti naman si Don. And? Pilyong tanong nito habang hinahalik-halikan ang liig ni Neri na siyang tila ba kumikiliti sa dalaga. Tama ba to? Tanong ni Neri na siyang nagpatigil kay Don. Marahan itong lumayo mula sa dalaga at saka ito tiningnan. I don't know. You're a forbidden fruit. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. It just feels so right when I'm with you. Shh! Bulong ni Neri, sabay muling halik sa labi ni Don. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Don at saka nagwika. Screw it. Take me home. Inuwi na nga ni Don si Neri sa kanyang bahay. Pagpasok na pagpasok pa lamang, ay binuhat na ni Don si Neri papakyat sa kwarto nito, habang hindi pa rin napuputol ang pagsasalo ng kanilang mga labi. Nang makapasok sa loob, ay dahang-dahang inihiga ni Don si Neri sa malambot na kama at saka pumaibabaw rito. Pero bago pa man may mangyari sa kanila, ay halos mapabalikwas si Neri nang makarinig ng ingay sa labas. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Neri. Napatingin naman si Don sa pinto at saka ibinalik ang tingin sa dalaga. That's my teenager daughter. Kumunot ang noon ni Neri dahil sa naging sagot ni Don. Pero bago pa man makapagtanong si Neri, ay nagpatuloy na si Don. Akong nanalo sa custody ng bata. Kahit hindi akong biological father niya. She's in her early teens. She's living with me. Kasi gusto rin sa akin sumama ng bata. Her mom doesn't even care. Hindi alam ni Neri kung papaano mag-react sa nalaman mula kay Don. Kaya natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na bahagyang lumayo mula kay Don habang inaayos ang kanyang sarili. Napagtanto naman ni Don na nagulat si Neri sa nalaman. Kaya naman agad niya itong nilapitan at saka hinawakan sa magkabilang balikat. Hey, hey, look at me! Panimula nito. I have no bad intentions with you, Neri. I just want to be with you. And if you're worrying about my daughter, huwag ka na mag-alala. Maaga naman siyang aalis bukas dahil may dance practice siya. He won't even know that you were here. Hindi pa rin sumagot si Neri at nanatili lamang tahimik. Hanggang sa nagsimula na si Don na halik-halikan niyang muli sa pisngi, pababa sa leeg at balikat. At hindi na nga nakatanggi pa si Neri dahil mismong katawan niya na ang sumuko sa mga bisig ni Don. Nagsimulang maglakbay ang mga kamay ni Don sa bawat parte ng katawan ni Neri. Mula sa dibdib, baywang, pababa sa mga makikinis na hita nito. Tila ba hindi na alintana ni Don na hindi hamak na mas bata si Neri sa kanya. Sa mga sandaling hinahagkan niya ang dalaga, ay pakiramdam niya ay tila ba buhay na buhay ang kanyang dugo. Bagay na ilang taon din niyang hindi naranasan. Manghang-mangha si Don sa hubog at hulma ng katawan ni Neri at hindi nga niya maialis ang kanyang mga mata rito. Habang dahang-dahang inaalis sa mga telang bumabalot sa katawan ng dalaga. Nagpatuloy si Don sa paghawak sa katawan ng dalaga na tila ba inaaral niya ang bawat parte nito. Ang mapupula nitong labi at ang malaporselana nitong kutis ay tila ba lalong nagpapaakit kay Don sa mga sandaling iyon. Inangkin ni Don ang labi ni Neri na tila ba wala ng bukas. Sa puntong iyon ay hindi na rin alintana ni Neri ang mahihigpit na hawak sa kanya ni Don. Ipinapakita niya rito na gusto niya rin ang bawat minutong nagdidikit ang kanilang mga katawan at lumalapat ang labi nito sa kanyang balat. Animoy uhaw na uhaw ang dalawa para sa isa't isa. Bahagyang lumayo si Don upang tanggalin naman ang kanyang damit. Init siya na iyon sa isang gilid
At tuluyan na nga niyang hinila ang mga natitirang balot sa katawan ni Neri. At bumungad sa kanya ang napakagandang hubog ng katawan ng dalaga, na animoy perpektong inihulma. Hindi maitago ni Don ang pagkamangha. At habang nakatingin siya sa dalaga, ay hindi niya maiwasang maisip ang mga bagay na nais niyang gawin dito sa ilalim ng madilim na gabing iyon. Muling hinalikan ni Don si Neri, at sa pagkakataong ito, mas mainit at mapusok na iyon. Tila ba ipinahihiwatig niya na sa dalaga na sa mga oras na iyon, ay handa na siyang angkinin ang katawan nito at ipakita ang mga bagay na kaya niyang gawin dito. Hindi ito ang kauna-unahang beses na merong naiuwing babae si Don sa kanyang bahay. Pero kung maihahambing ito sa iba, ibang-iba ang kanyang pakiramdam kay Neri. Tila ba matagal niya nang hinahanap-hanap ang ganitong klaseng atraksyon. At ngayong gabi nga ay nakuha niya na iyon. "Don," wika ni Neri na tila ba hinahabol ang kanyang hininga dahil sa mga halik ni Don sa kanya. "Hmm?" Bulong naman ni Don habang idinidiin ang kanyang labi sa dibdib ni Neri. Lalo pa nga siyang ginaganahan sa tuwing naririnig ang mga paimpit na tunog na ginagawa ng dalaga. Gumapang ang isa sa mga kamay ni Neri paikot sa batok ni Don, at bahagya niyang nilaro ang buhok nito. Halos mapakapit na rin siya sa headboard ng kama habang dinadama ang katawan ni Don na nakapaibabaw sa kanya. Maya-maya lamang ay bahagyang napalayo si Don kay Neri, dahilan upang magtaka ang dalaga. Umiwas ang tingin si Don. "Should we think about this? Pwede ba natin itong gawin?" Nag-aalalang tanong nito sa dalaga. Sandaling tumitig ng malalim si Neri kay Don. "This might be a terrible idea. I feel like I'm taking advantage of you, Neri. Mali yata ito." Hindi sumagot si Neri, bagkos ay siya naman ngayon ang humalik kay Don upang ipakita rito na tulad niya ay gustong gusto niya rin ang nangyayari sa kanila ngayon. "Neri, shh, I want this, Don. I want this to happen. Handa na ako." Bulong ng dalaga. At nang sabihin ni Neri ang mga katagang iyon, ay tuluyan na nga hindi napigilan ni Don ang kanyang sarili. Muli siyang pumaibabaw sa katawan ng dalaga, at sa puntong iyon ay hindi na siya nagpaawat pa. Kinabukasan ay naramdaman na lamang ni Neri ang mataas na sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bahagyang gumalaw mula sa kanyang pagkakahiga. Paglingon niya sa kanyang tabi ay nakita niya si Don na mahimbing pang natutulog sa kanyang tabi, habang nakapulupot ang mga kamay nito sa kanyang bewang. Napangiti na lamang si Neri habang pinagmamasdan ang maamong mukha ni Don. Iniangat pa nga niya ang kanyang daliri at saka hinaplos ang pisngi nito. Isa-isang tumakbo sa kanyang isip ang gabing pinagsaluhan nila. Kahit pa sabihin ng iba na mukhang mali iyon, tila ba wala nang pakialam si Neri. Para sa kanya, ang gabing iyon ang pinaka-espesyal na nangyari sa kanya, at hinding-hindi niya iyon malilimutan. Hinding-hindi rin niya kailanman pagsisisihan na isinuko niya ang kanyang sarili sa lalaking matagal niya nang pinapantasya. Maingat na inangat ni Neri ang kanyang kamay na nakapalupot kay Don. Pagkatapos ay tumayo na siya upang sana'y magbihis. Wala siyang kahit na anong saplot, kaya naman nagmamadali niyang hinanap ang kanyang mga damit. Halos matawa na nga lamang si Neri nang makitang kung saan-saan na naggalat ang kanilang mga damit. Hinanap niya pa ang kanyang underwear at namataan niyang nakasabit iyon sa may mesa. Napailing na lamang si Neri sa kanyang sarili dahil sigurado siyang kaya naroon iyon, dahil hindi lang naman sila sa kama nagsalo ni Don. Buong kwarto na nga yata nitong nakasaksi sa mainit nilang gabi. Kukunin na sana ni Neri ang kanyang damit nang bigla itong agawin ni Don mula sa kanya. "Don! And where do you think you're going?" Pilyong wika ni Don, sabay buhat kay Neri at patong dito sa mesa. Hinalik-halik kanyang muli si Neri hanggang sa pareho na nilang sinunod
ang tawag ng kanilang laman at mailit na sinimulan ang umaga. Pagkatapos ay bumaba na silang dalawa. Wala nang anak ni Don dahil nagpunta na ito sa kanyang dance practice. Kaya naman malaya nang nakakagalaw si Neri sa bahay nito. Habang pinapanood ni Neri si Don na naghahanda ng almusal para sa kanilang dalawa, ay hindi niya maiwasang umasa. Umasa na hindi lamang isang gabi ang mamamagitan sa kanilang dalawa. Umasa siya na itutuloy ni Don ang kung anumang meron sila. "What happens after this?" biglang tanong ni Neri na siyang nagpatigil kay Don. Itinigil niya ang pagsasandok ng pagkain at saka nilingon ang dalaga. Lumapit siya rito at saka hinawakan ang kanyang muka. "Well, we both know that people will raise their eyebrows when they find out about us." Napaiwas ang tingin si Neri. Tama naman kasi si Don. Tiyak na marami ang magsasabi ng kanilang mga opinyon sa oras na malaman ng lahat na merong namamagitan sa kanilang dalawa. Particular na ang kanyang mami. "I don't wanna make a scandal because I wanna protect you. Ayoko rin namang matigil to. I want us to keep on doing this. But to do so, we have to keep this as a secret." Tila nakaramdam naman ng kaunting lungkot si Neri dahil sa narinig. Pero alam naman niya na mas mainam nang itago nila ang kung anumang namamagitan sa kanila. Kesa naman magkaroon pa sila ng dahilan upang mapilitang maghiwalay. Ngumiti na lamang si Neri at gayon din si Don. Hinalikan niya pa ang dalaga sa noon nito bago ito magpaalam saglit upang magtungo sa banyo. Naiwan naman si Neri na pinagmamasdan ang kanyang gilid. Pagkatapos mag-CR ni Don ay bumalik na ito sa dining room. At laking gulat na lamang niya nang makitang wala na roon si Neri. Bagko sa isang note lamang ang iniwan nito sa kanyang kinauupuan. "Received a call from law school. Had to leave early. Neri." Iyon ang nilalaman ng note. Napabuntong hininga na lamang si Don at saka itinago ang note. Naaalala niya rin na pangarap ni Neri ang maging abogado. Kaya suportado niya rin ito. Gayon pa man, umaasa pa rin si Don na pagkatapos noon ay magkikita silang muli. Lingid sa kanyang kaalaman, ay iyon na palang huling beses na masisilayan niya ang dalaga. Ano kayang tunay na dahilan ng paglisan ni Neri? Bakit kaya kailangan niyang layuan si Don? Paano kaya babaguhin ng mga kaganapang ito ang buhay ng bawat isa? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Sigurado ka pa sa desisyon mo? Mahirap ang gagawin mo, sis. Handa naman akong tulungan ka, pero di ba pangarap mong maging abogado? Paano na yan? Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang 4th na kabanata. Isang linggo nang nakalilipas magmula ng layuan ni Neri si Don. Kahit anong mga tawag o text nito ay hindi niya sinasagot. Minsan nga ay sinasadya niya pang patayin ang kanyang telepono upang hindi na siya matukso pang sagutin si Don. Sa kabila nito, ang mas nagpapabagabag sa isip ni Neri ay hindi ang sangkatutak na tawag at text messages ni Don sa kanya, kundi ang pagka-delayed ng kanyang dalaw. Isang linggo na mula noong may nangyari sa kanila at hindi pa rin dinadatnan si Neri hanggang ngayon. Kaya naman halos mabaliw siya sa kaiisip na baka siya ay buntis. Hindi naman malabong mangyari iyon dahil hindi nga niya maalala kung gumamit ba sila ng proteksyon ni Don noong gabing may nangyari sa kanila. At dahil aligagana si Neri at hindi niya na alam ang kanyang gagawin, tinawagan niya ang kaibigan niya si Juliet upang samahan niya sa kanyang problema. Pinapunta niya ito sa kanyang kondo upang tulungan siya sa kanyang malalaman. Halos 10 minuto nang nakatayo sa harap ng lababo si Neri. Hawak-hawak niya ang kanyang pregnancy test
at halos manginig siya habang umiiyak nang makita ang dalawang guhit na lumabas mula rito. Sis, ano? Kamusta ka na riyan? Ano nang resulta? Tanong ni Juliet mula sa labas ng pinto. Nagtataka na nga rin ito dahil napakatagal ni Neri sa loob. Kaya naman minabuti niya ng buksan ng pinto upang masigurong ayos lamang ang kaibigan. Nang buksan ni Juliet ang pinto ay bumungod sa kanya si Neri na mugto ang mga mata habang nakatulala sa kawalan. Lumipat ang tingin ni Juliet sa pregnancy test na hawak ni Neri at nakita niyang positibo ang naging resulta nito. Nagmamadaling lumapit si Juliet sa kaibigan at saka ito mahigpit na niyakap. Okay lang yan sis, ano bang gusto mong gawin natin? Tanong nito na tila ba pinapaalahanan si Neri na meron naman siyang pagkakataong pumili sa kung anumang maaari niyang gawin. Kung tutuusin, kaya naman na ni Neri na pumunta sa ibang bansa upang ipalaglag ang bata. Sigurado kasi siya na malaking kahihiyan nito kung nagkataon. At tiyak na masasakit na salita lang ang aabutin niya mula sa kanyang mommy at baka nga palayasin pa siya nito. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kakayaning ipalaglag ang kanyang dinadala. Alam niya na hindi kakayanin ang konsensya niya iyon. Kaya naman maski si Juliet ay nagulat nang marinig ang desisyon ni Neri ukol sa dinadala nito. Sigurado ka pa sa desisyon mo? Mahirap ang gagawin mo sis. Handa naman akong tulungan ka pero di ba pangarap mong maging abogado? Paano yan? Nag-aalala ang tanong ni Juliet sa kaibigan. Napayuko si Neri habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi ko alam. Pero sigurado ako na itatakwil ako ni Mommy sa oras na malaman niya ito. At tiyak na magiging malaking iskandalo ito. Lalo na sa aming dalawa ni Don. I'm scared. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hinawakan ni Juliet si Neri sa likod nito at saka sinubukang pakalmahin. Sa mga oras na iyon, alam niyang ang tanging magagawa niya lamang ay ang samahan at alalayan si Neri. Anong plano mong gawin ngayon? Itatago mo kay Don? Tapos ano? Anong susunod mong gagawin? Sunod-sunod na tanong ni Juliet. Huminga ng malalim si Neri at saka ito seryosong tiningnan. Bubuhayin ko na mag-isa yung bata. But I need your help, Juliet. I need your help with this. I can't let this go. Hindi ko kayang gawin yan. Tumango si Juliet at saka muling niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Siyempre naman tutulungan kita. Pero sis, sana talaga sigurado ka sa desisyon mo ah. Alam mo naman siguro kung anong magiging kapalit nito, hindi ba? Naiintindihan naman ni Neri ang lahat. Sigurado siya na kailangan niyang lumayas mula sa poder ng kanyang mommy dahil baka hindi siya mapatawad nito sa oras na lumabas ang tungkol sa kanyang ipinagbubuntis. At kailangan niya nang umalis at magpakalayo-layo ngayon bago pa man siya matunto ng kanyang mommy at lalong-lalo na ni Don. Sa oras na yon ay buo na ang desisyon ni Neri. Sigurado na siya sa kanyang gagawin. Kahit anong mangyari ay hindi niya hahayaan na maglikha ng napakalaking iskandalo ang kanyang pagbubuntis. Kaya naman ngayon ay pinipili na lamang niyang lumayo at mabuhay kasama ang kanyang anak. Dahil sa biglaang pagbubuntis ay hindi na naituloy pa ni Neri ang kanyang plano na pumasok sa law school. Malungkot man para sa kanyang desisyon na iyon, dahil na rin sa nais nga niyang sundan ang yapak ng kanyang yumaong ama, kinailangan niya itong gawin alang-alang sa pagkakaroon ng payapang buhay para sa kanyang anak, na malayo sa kahihiyang ipadarama rito ng mga tao. Laking pasasalamat na nga lamang ni Neri dahil handa siyang suportahan at samahan ni Juliet sa sitwasyon niyang ito. Para kay Neri, si Juliet na yata ang pinakatunay niyang kaibigan at ang nag-iisa niyang pamilya sa mga panahong ito. Hindi ka naman siguro mahahanap ng mga kung sino rito. Wala namang iba nakakaalam ng probinsya ko. Ligtas kayo rito na magiging baby mo kung sakali. Pero sisa, kahit naman support ako sa'yo, sana lang talaga pinag-isipan mo to ng mabuti. Paalala ni Juliet.
Pinagmasta ni Neri ang kanyang bagong tirahan. Napakalayo nito sa kinalakihan at kinasanayan niyang mansyon at kondo sa Maynila. Kahit pasabihin mo na hindi naman ganoon kagarbo kung kumilo si Neri, iba pa rin ang buhay probinsya kesa sa marangyang buhay na alam niya. Thank you very much, Juliet. You're such a blessing to me. Napakalaking tulong nito sa akin. I know I can trust you with my whole life. Besides, ikaw na nga lang yata ang pamilya ko ngayon. Naiiyak na wika ni Neri. Marahan naman siyang pinalo ni Juliet sa braso. Ikaw naman, nagpapaiyak ka pa. Siyempre naman. Para saan pa't magkaibigan tayo? Kahit saan, handa kitang tulungan. Pasasalamat na rin ito sa lahat ng mga naging tulong mo sa akin noon. Tugon naman ni Juliet. Samantala, halos hindi naman maipintang nararamdaman ni Don nang bigla ang mawala si Neri at hindi na nagparamdam pa. Minsan nga'y nagkalakas ng loob siyang tanungin ang mami mismo ni Neri ukol sa kinaroroona ng dalaga. Naisipan ni Don na bumisita sa mansyon ni Neri sa pag-asang baka naroon lamang ang dalaga at nagtatago lamang. Hindi na kasi niya ito makontak sa numero nito at deactivated ng lahat ng social media accounts ng dalaga. Halos mabalot niyang pagtataka si Don dahil tila ba nawala na lang na parang bula si Neri. Nga pala, where's your daughter? Mukhang hindi ko na yata siya nakikita ngayon. Panimulang tanong ni Don sa mami ni Neri. Halos umikot naman ang mata ni Daisy nang marinig ang tanong ni Don. That little brat? Hindi ko nga alam kung nasan siya. Biglang natigilan si Don at halos malukot ang kanyang noo sa pagkakunot. What do you mean? Isn't she supposed to be going to law school nowadays? Napangisi si Daisy. Eh paano maglo-law school eh wala nga rito? May lalalaman-laman pa na susunod raw sa yapak ng daddy niya. Eh ngayon wala naman. Ay nako, kung alam mo lang nakakahiya na nga rin yan kay Falcon. Ako na nasistes dahil hindi ko naman mahanap. Pero ayoko rin namang magsaya ng energy sa paghahanap sa batang yan. Bahala siya sa buhay niya. Nagtatakang sumagot si Don. Anong wala? Where did she go? Sa mga puntong iyon ay kinakabahan na si Don. Hindi niya lubos maintindihan kung anong mga sinasabi ng mami ni Neri. Pero kung titingnan, mukhang umalis nga ito nang walang paalam. At maski sarili nitong ina ay hindi alam ang kanyang kinaroroonan. I don't know. At wala rin akong balak na alamin pa. Kung gusto niyang lumayas, edi lumayas siya. Malaki naman ang batang yan. Alam naman na siguro ang mga pinagagagawa niya sa buhay. She's big enough to know what's right from wrong. At sigurado ako na alam niyang mali ang ginagawa niya. Yet she's still doing it anyway. Nagpatuloy pa sa pagsisermon si Daisy, subalit tila ba nabibingi na si Don. Ang tanging tumatakbo na lamang sa kanyang isip ay kung nasaan si Neri at kung bakit bigla na lamang itong nawala. Halos madurog ang puso ni Don nang mapagtanto na mukhang malabo nang mahanap niya pa si Neri. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang naging ganoon ang lahat. Kung kailan mukhang handa na siyang sumugal muli sa pag-ibig, ay nawala naman ang babaeng kanyang ninanais. 9 na buwan na ang nakalipas magmula noong magtago at manirahan si Neri sa probinsya. Kung tutuusin, napakapait ng naging karanasan ni Neri. Napakaraming bagay na kanyang kinailangang talikuran. Pero tila hindi niya iyon alintana sa mga panahong iyon. Ang gaganda nila! Nakangiting wika ni Juliet habang nakatingin sa kambal na anak ni Neri. Isang babae at isang lalaki. Halos mapaluhan na lamang si Neri habang pinagmasdan ang malanghal na mukha ng kanyang dalawang anak. Baliwalang buhay na tinalikuran niya noon sa Maynila sa bagong mga biyayang meron siya ngayon. Gayunpaman, medyo may kaunting kirot sa puso ni Neri. Tila ba umaasa siya ng kaunti na sana ay nandoon si Don sa kanyang piling at sana ay alam nito ang tungkol sa kanilang mga anak. Na hindi sana niya kailangang itago ang katotohanan mula rito. Pero alam niya na sa ngayon ay napakalabong mangyari noon. Poprotektahan na lamang niya ang kanyang mga anak at gagawin niya ang lahat upang maitaguyod ang mga ito.
Baka lipas ang 6 na taon. Yeah, set the meeting for tomorrow. Wala na ba akong ibang agenda for this week? Tanong ni Don sa telepono. Kasalukuyan siyang nasa isang restaurant at kausap niya ang kanyang secretary sa telepono. Yes sir, that would be all po. Sagot naman ang secretary. Tumangu si Don at saka ibinaba ang telepono. Napahawak nga siya sa kanyang sentido. Napakarami kasi ng mga inaasikaso niyang trabaho. Magmula kasi nung nawala si Neri, halos nagpakalunod na lamang si Don sa trabaho at doon niya natinoon ang kanyang atensyon upang makalimutan ang dalaga at ang sakit na nararamdaman niya sa biglaang paglisan nito. Nagpayaman na lamang nang nagpayaman si Don. Pero minsan, tila ba hindi pa rin siya kontento roon. Meron pa rin hinahanap ang kanyang puso at patuloy pa rin itong nangungulila sa isang bagay. Napatingin si Don sa isang aquarium na nakadisplay sa gilid ng restaurant. Meron dalawang bata na nakatingin doon. Hindi maunawaan ni Don kung bakit, pero tila ba may nag-uudyok sa kanya na lapitan ang dalawang ito. Hey kids, wala ba kayong kasama? Laking gulat ni Don nang makita ang batang babae na humarap sa kanya. Kasama po namin si Mommy. Nag-CR lang po siya kaya nagtingin kami ng fish. Halos magtigilan si Don nang makita niya ang itsura ng bata. Tila ba ganoon-ganoon ang hulma ng mukha ni Neri noong bata pa ito. Bagay na nagpakunot sa kanyang noo. Sabi ni Mommy, tingin daw muna kami sa fish. Bawal daw po kasi kami lumayo. Pero okay lang kasi fishes are cool. Natutuwang dugtong naman ang batang lalaki. Ganun ba? Pabalik naman na siguro ang Mommy ninyo. Wika ni Don sa mga ito. Saktong pagkasabi niya noon ay tumakbo ang mga bata papalayo sa kanya at papalapit sa isang babae. Mommy! Humarap si Don sa direksyon na tinakbuhan ng mga bata. At halos mamutla na lamang siya nang makitang si Neri ang nilapitan ng mga ito. At mas lalo siyang nagtaka nang marinig na tinawag siyang Mommy ng mga bata. Nakatingin na ba kayo sa fish? Magiliw na tanong ni Neri sa mga anak. Tumango ang mga ito. Ayun po Mommy, yung fish oh! Lumingon si Neri sa direksyon na itinuro ng kanyang mga anak. At tila ba tumigil ang kanyang mundo na makita si Don na nakatayo roon. Mabait po yung lalaki na yan, Mommy. Naglakad si Don papalapit sa kanila. Ramdam na ramdam ni Neri ang kanyang panginginig. Pero sinubukan niyang huwag ipahalata iyan kay Don. Neri, wika ni Don. Napalunok si Neri at halos hindi makatingin ng diretsyo. Kilala siya ni Mommy. Friend siya ng daddy ko, ng lolo ninyo. Pagpapakilala ni Neri kay Don. Sasagot sana si Don nang biglang may tumawag sa kanyang atensyon. Babe, nandito ka lang pala. I've been looking for you everywhere. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang mga mangyayari sa muling pagbabalik ni Neri? Sasabihin kaya ni Neri kay Don ang tungkol sa kambal? Sino kaya itong tumawag ng babe kay Neri? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Natatakot ako. Pero paano kung malaman niya sa kanyang kambal? Paano kung kunin niya sa akin ng mga anak ko once he finds out? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang ikalimang kabanata. Nanatili lamang na nakayuko si Neri. Hindi siya makapaniwala na sa tinagal-tagal ng panahon, muling magtatagpo ang landas nilang dalawa ng lalaking iniwan na lamang niyang bigla sa ere noon. Mabuti sana kung siya lamang ang makakakita rito. Pero ngayon ay kasama niya ang dalawa niyang anak at halos hindi na siya mapakali dahil tila ba kumakarera sa bilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi alam ni Neri ang gagawin dahil hindi rin naman nagsasalita si Don at nananatili lamang na nakatingin sa kanya at sa dalawang bata.
Mommy, hindi pa po ba tayo mag-i-eat? Tanong ng isa sa mga kambal ni Neri. Nailang na tumingin si Neri kay Don at saka nagmamadali nagpaalam. Mauna na kami. Mabilis na wika ni Neri, sabay hawak sa kamay ng dalawang anak at yaya kay Juliet na lumabas na. Ha? Teka, hindi pa ako nakaka-order. Naguguluhang sabi ni Juliet nang lapitan siya ni Neri at ayain ang lumabas. Pinanlakihan na lamang ito ng mata ni Neri at nagmamadaling giniya patungo sa labas ng restaurant. Babe? Babe, can you hear me? Pagtawag ni Luisa sa atensyon ni Don at ipinitik nga niya ang daliri niya sa harap nito upang bumalik nito sa wisyo. Ha? Nauutal na tanong ni Don. I said, hindi pa ba tayo uupo to eat? Come on, let us place our order na. Sagot ni Luisa at saka nagtungo sa pinareserve nilang mesa sa restaurant. Habang si Don naman ay saglit pang tumayo sa harap at saka nilingon si Neri na ngayon ay malayo na sa kanya. Habang kumakain ang dalawa, ay kapansin-pansin ang pagiging tulala at wala sa sarili ni Don. Nihalas nga hindi niya galawin ang kanyang pagkain. Bagay na ipinagtaka ni Luisa. Babe, are you okay? May problema ka ba? Tanong ni Luisa na dalawang taon niya ng nobya. Tulad ni Don, si Luisa ay galing din sa napakayamang pamilya na may-ari ng mga media outlet sa bansa. Nakilala niya ito nang dahil sa negosyo at nagkasundo naman sila. Kaya nga merong namuong relasyon sa pagitan nila. Narito sila ngayon sa probinsya kung saan nakatira si Neri sa nakaraang 6 na taon upang i-assess ang lugar na pagtatayuan nila ng panibagong network. Unti-unti na rin kasing naiimpluwensyahan ng urbanisasyon ang probinsyang ito. Kaya naman sinamantala na ni Luisa ang pagkakataong makapag-expand ng kanyang negosyo rito. Yes, I'm okay. Sagot ni Don at saka nagsimulang tusok-tusukin ang kanyang pagkain. Tila ba hindi niya kayang kumain ngayon dahil walang ibang tumatakbo sa kanyang isip kundi ang naging pagkikita nilang dalawa ni Neri makalipas ang 6 na taon. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya si Neri. Pati na ang dalawang bata na kasama ni Neri. Hindi maiwasang malagay ang isip ni Don sa posibilidad na baka siya nga ang ama nito. Binilang niya pa sa kanyang isip ang posibleng edad ng mga bata. Subalit naisip din niya na sa tagal ng panahon, marahil ay hindi lamang siya ang lalaking nakasama ni Neri. Are you sure? Hey, you know you can talk to me, right? Nag-aalalang wika ni Luisa at saka humawak sa ibabaw ng kamay ni Don na nakapatong sa mesa. Bahagyang umiti si Don sa kanya. I'm okay, may iniisip lang ako. Paniniguro naman ito sa kanyang nobya. Tumango si Luisa. Well, kung ganun, maiba ako. Yung babae kanina, magkakilala ba kayo? How did you guys meet? Tanong nito. Bigla namang natigilan si Don. Ipinakilala siya ni Neri sa mga bata bilang kaibigan ng yumaon nitong ama. Kaya paano naman niya ipapakilala si Neri sa bago niyang nobya? Sasabihin niya ba na meron silang pinagsamahan at minsan ang nag-cross ang kanilang mga puso? She's the daughter of my late friend. Tipid na sagot na lamang ni Don. Hindi naman niya kasi alam kung papaano ipapaliwanag ang napakakomplikadong relasyon nilang dalawa ni Neri. At siguradong tatadta rin pa siya ng mga katanungan ni Luisa kung sakaling meron siyang mga masasabing kung ano na hindi madaling maunawaan. Ganun ba? Bakit hindi mo siya in-invite na kumain? I'm sure it would have been a good thing para naman makilala ko siya. Hindi mo siya kailangan makilala. Mabilis ang sagot ni Don na tila ba aligaga at hindi mapakali. Nang dahil dito ay kumunot ang noo ni Luisa at bigla siyang nagtaka sa inakto ni Don. Why not? She's your late friend's daughter. Parang anak mo na rin siya kung tutuusin. It really doesn't matter. Tipid na sagot ni Don. Lalong nagtaka si Luisa
pero hindi niya nakinulit at kinwestiyon pa si Don. Gayunpaman, tila meron siyang kakaibang nararamdaman sa mga inakto ni Don. Napansin din kasi niya na kanina na nag-ibang mukha nito na makita si Neri. At gayon din si Neri na tila ba umiwas sa kanila kanina at madaling madali sa pag-alis. Nang makauwi si Neri sa kanilang bahay, ay binihisan muna niya ang kanyang mga anak at saka hinayaan ang mga ito na maglaro sa kwarto. Pagkatapos ay nagtungo siya sa salas kung saan naroon si Juliet at saka nag-alalang nagwika rito. Bakit sa dinami-rami ng probinsya sa bansa dito pa sila nagpunta? After 6 years? Bakit kinailangan pa naming magkita? Bakit ba siya nandito? Ano bang nangyayari? Sunod-sunod na tanong ni Neri na halos hindi na mapakali. Sis, teka, ikalma mo. Pero naiintindihan naman kita kasi kahit naman ako, hindi ko gugustuhin na makita yung pinagtataguan ko. May negosyo yung doon, diba? Baka ayun lang dinayo niya rito. Nagkataon lang talaga na nagtagpo ang mga landas ninyo. Alam mo naman si Tadhana, napakaraming alam. Tugon naman ni Juliet. Halos mapasapo na lamang si Neri sa noong ngayon. Hindi naman kasi niya lubos inaasahan na makalipas ang napakahabang panahon muling magtatagpo ang landas nila ni Don. Mabuti sana kung hindi ito maghihinala na siyang ama ng mga batang kasama niya. Sigurado si Neri na ayon ang tumatakbo sa isip ni Don ngayon. Natatakot ako. Paano kung malaman niya na sa kanyang kambal? Paano kung kunin niya sa akin ang mga anak ko once he finds out? He's a billionaire for pet's sake. Pwedeng-pwede niya akong kasuhan para makuha ang custody ng mga bata. Sis, sabi sa'yo, ikalma mo lang. Kung saan-saan na kasi tumatakbo yung isip mo. At saka, ikaw naman ang nanay ng bata. Ikaw ang nagpalaki sa kanila. Kaya mas may karapatan ka. Tsaka mayaman ka rin naman, diba? Kaya mo siyang tapatan. Taas kilay na sagot ni Juliet. Nauunawaan naman kasi niya ang kaibigan. Pero alam niya na wala itong dapat ikatakot dahil mukhang wala namang ibang intention si Don. I was, pero lumayo na ako sa poder ng mom ko. Kaya I'm pretty sure she cut me off all my inheritances. Kaya isa na lang akong ordinaryong tao ngayon. At kung pera lang magiging labanan, matatalo ako. Hindi ko kakayaning malayo sa mga anak ko. I can't handle the pain of losing my children. Sabi ni Neri at halos mabasag na ang kanyang boses dahil sa nagbabadyang pagpatak ng kanyang mga luha. Hinawakan ni Juliet si Neri sa braso nito bilang pagpakalma. Isipin mo na lang na family friend naman niya kayo at hinding-hindi niya gagawin ang kung ano mga bagay na iniisip mo. At isa pa, hindi naman niya malalaman kung hindi mo ipapaalam. But what if he finds out the truth himself? Paano kung palihim siyang kumuha ng DNA test? Ano na lang ang gagawin ko? Nagkibit-balikat si Juliet. Eh di ayos din siguro, ayaw mo yon? Babalik ka ulit sa yaman? Magiging anak ng mga bilyonaryo ang kambal. Secured ang kinabukasan ng mga anak mo. Hindi mo na kailangang magtrabaho o bumalik sa mommy mo. But I don't care about his money. Wala akong pakialam kung limpak-limpak pang perang meron siya sa bangko. Dahil hindi ko kailangan ng yaman niya. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gusto ko lang ng buhay kung saan hindi niya kami guguluhin ng mga anak ko. Bakit para ngayon sobrang apektado ka pa rin sa kanya? Seryosong tanong ni Juliet na siyang nagpatigil at nagpatahimik kay Neri. Kasalukuyang nakaupo si Don sa kama. Pagkatapos niyang mag-lunch kasama si Luisa ay bumalik na siya sa kanyang hotel room upang magpahinga. Gayunpaman, hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isip ang naging pagtatagpo nila ni Neri kanina. Natigil lamang sa paglipad ang isip ni Don nang marinig ang telepono niya na nag-ring.
Kinuha niya iyon at nakita niyang tumatawag sa kanya si Daisy. Agad niyang sinagot ang tawag. "Don, is there any news?" tanong ni Daisy. Isang mami ni Neri sa mga board of directors sa bubuksan na bagong network sa probinsyang pinuntahan ni Don. Kaya naman tumawag ito sa kanya ngayon upang sumagap ng bagong update sa investment. "Everything is fine. Kakagaling lang namin sa site and the project is 90% done. In a few weeks, mabubuksan na natin ito sa public. We are still assessing kung sa papaanong paraan ito ilulunsad. But above all, our investment is doing great." Paliwanag naman ni Don. "Well, that's good to hear. I had to convince Falco na mag-invest sa project na ito. Kaya sana talaga hindi mo ako biguin, Don. But really, may tiwala naman ako sa inyong dalawa na Luisa. Malaki ang tiwala sa inyo ng board." Nakangiting wika ni Daisy. Sandali pang nagbigay ng kung ano-anong update si Daisy ukol sa negosyo na hanggang sa mauwi sa usapan ng tungkol kay Neri. Hindi na kasi nakapagpigil pa si Don na sabihin kay Daisy ang kanya nakita. "I saw Neri kanina," wika ni Don. Bigla namang natigilan si Daisy sa kabilang linya. "What? Diyan sa Cebu?" Nagugulahang tanong na to. "Yeah, she's with her friend and two little kids. How come I've never heard na nagkaanak pala siya dito at nagsettle?" Pahabal na paliwanag at tanong ni Don. Halos tumaas naman ang kilay at kumulo ang dugo ni Daisy sa kanyang narinig. "What?" Bigla naman nabalot ng pagtataka si Don. "Hindi mo ba alam kung saan siya nagpunta after niyang umalis before? Hindi mo ba talaga siya hinanap?" Bigla namang nakaramdam ng hiya at paniliit si Daisy. Baka isipin ni Don na wala siyang kwenta. Kaya naman nagmamadali siyang kumamyo. "Ay, oo, I'm sorry. I just had a lot of things in my mind. Makakalimutan na talaga ako. Pero Neri specifically requested na lumayo para mamuhay ng tahimik. She wants to live a private life. Sino ba naman ako para tanggihan ang hiling ng nag-iisang anak ko?" Kung ano-ano pa mga sinabi ni Daisy, pero wala nang naiintindihan si Don. Muli namang lumipad ang kanyang isip. Nais sana niyang tanungin kung sino ang tatay ng mga anak ni Neri. Subalit bigla siyang nahiya dahil ayaw naman niyang magmukhang chismoso at sobrang interesado sa pribadong buhay ni Neri. Kinabukasan, nagsimula na mag-research ng mga talents na bata para sa Kids Channel na parte ng itinatayong media outlet ni Don. Ilang mga casting directors ang nagpunta sa paaralan sa Cebu upang mag-scout ng mga bata. At napunta nga sila sa paaralan kung saan nag-aaral ang mga anak ni Neri. Naglunsad pa ng isang performing class ang paaralan iyon kung saan maaaring makapili ng mga talents na makukuha ang bagong channel. Kasama si Don sa mga pumupunta sa paaralan upang makita niya mismo kung gaano kabibo ang mga bata. Hanggang sa makilala niya ang dalawang bata na bibong-bibo kung kumanta at sumayaw. Lumapit si Don sa kambal na kababae at lalaki. "Hello!" Nakangiting bati ni Don at saka lumuhod upang kapantay niya ang mga ito. "Hello po!" Sabay at magiliw na bati ng bata. Habang tinitingnan ni Don ang dalawa ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Anak kayo ni Neri, right?" tanong ni Don sa dalawa. Sa puntong iyon ay iba na ang pakiramdam ni Don habang nakatingin sa dalawang bata. Tila ba meron siyang nararamdamang ugnayan na hindi niya maipaliwanag ng maayos. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Tuluyan na nga kayang madiskubre ni Don na nagkaanak siya kay Neri. Maaari kayang muling mabuhay ang pag-ibig na dating namagitan sa kanila? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.